Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, Ako ang Panginoon, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan, o kaya'y larawan, o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa, o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-apat na salinlahi. Ngunit, ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko, hanggang sa kanilang kaapo-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito
nang walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Iyong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid sa kahatulan. Sapagkat siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ito higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi nakapamunga. At inilarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan muna natin. Tayo magbigay ng papuri sa ating mahal na Senyor. Isang talinhaga ang ginamit ni Jesus para mangaral tungkol sa klase ng mga taong tumatanggap ng salita ng Diyos. Tungkol sa klase ng mga taong tumatanggap ng salita ng Diyos. Lahat tayo, pakinggan ito at tignan kung anong klase tayong lupa. Tingnan natin, ha? I-check natin yung ating mga sarili kung alin sa mga inilarawan ni Jesus na klase ng lupa tayo. Una, sabi ni Jesus, ito yung mga binhing na itanim sa daan. Sila yung mga nakikinig ng salita pero hindi nakakaunawa. Oh, madami nito. No, yung naririnig yung sinasabi, naririnig yung pangaral pero hindi naiintindihan. Yung mabilis mawala at hindi bumabaon sa tao dahil parang daan o parang kalsada, matigas. Kapag ang isang tao matigas, kahit anong sabihin mo, maririnig ka lang pero hindi titimo. Ang taong matigas, kahit pagsabihan mo, hindi titimo. Kahit sabihan mo o pangaralan mo na magpatawad, o kaya kahit sabihin mo na magbago, dahil matigas, walang mangyayari. Ang mga taong matigas ay yung mga binhing itinanim sa daan. Pangalawa, sabi ni Jesus, ito yung mga binhing natanim sa
kabatuhan. Ito yung lupa na mabato. May lupa, pero mabato. Sila daw yung nakikinig sa salita at masaya namang tinatanggap ito, pero hindi nananatili. Hindi nagtatagal ang pangaral dahil parang lupang mabato. May mga hadlang sa pagtubo. Hindi ba yung lupang mabato? May lupa, may tutubuan, pero hindi umuusbong at lumalaki at hindi namumunga dahil may mga batong balakid. Dahil sa dami ng pinagkakaabalahan, kaya hindi napapansin ang aral. Sinasabihan na mag-ipon, sinasabihan na magsikap, pero dahil sagana pa sa buhay, dahil maganda ang takbo ng negosyo, dahil malakas pa, eh hindi nakikinig. Pero pagdating ng pandemya, pagdating ng krisis, nga, walang madukot kasi hindi nakinig sa sinasabi. Sige lang, sa bisyo, no? Habang malakas, no? Nung bata, sigarilyo ng sigarilyo, inom ng inom. Pero nung hindi na malakas ang kalusugan, saka nagsisisi, saka dasal ng dasal, saka sinisisi ang Diyos. Ito yung mga klase ng tao na tumatanggap ng salita para daw mga binhing na tanim sa kabatuhan. Tumutubong kaunti, pero hindi umuusbong dahil sa dami ng balakid. At pangatlo, sabi ni Jesus, ito yung mga binhing na itanim sa dawagan. Sila yung nakikinig ng salita, pero abala sa mga bagay tungkol sa mundo. Madami rin ito. At halimbawa nito yung mga taong nagsisimba pero nakatuon sa kasintahan. Marami yan, no? Ginagawang pandate yung simbahan. Okay naman, magdadasal. Pero maya-maya, nagkukwentuhan. Meron naman, ito, uso ngayon. Dahil online ang misa, sila yung mga nagsisimba online, pero naglilinis ng bahay, naguhugas ng pinggan. Paano ka makakapakinig ng pangaral kung abala ka sa mga bagay sa mundo? Ganito daw ang isa pang klase ng tao, parang binhing na tanim sa dawagan. Nakikinig, pero abala sa mga bagay tungkol sa mundo. At panghuli, pang-apat, ay yung binhing na itanim sa matabang lupa. Hindi lang sila yung basta-basta nakikinig sa salita, kundi nakakaunawa at tumitimo sa puso, kaya namumunga. Tumitimo sa puso, kaya namumunga. Sila yung mga taong umaani ng bunga ng lahat ng mga aral na kanilang tinanggap. Sila yung mga nagtagumpay sa buhay at may napatunayan. Sila yung nananatiling sumusunod sa Diyos sa kabila ng dami ng pagsubok. Sila yung nagsusumikap maging mabuti kahit na mahirap ang buhay. Sila yung hindi sumusuko. Sila yung nagsusumikap na lumaban. Ganito yung mga tao na tinuruan mo at namunga. Sila yung mga binhing na itanim sa matabang lupa. Mga kapatid, ito po ang apat na klase ng tao na tumatanggap ng salita ng Diyos. Walang makakapagsabi kung sino tayo sa apat, kundi ang ating mga sarili.
tayo lang ang makapagsasabi kung sino tayo doon sa apat. Pero tandaan, hindi katulad ng mga klase ng lupa na kailangan ng ibang tao para magbago. Kailangan ng tulong ng ibang tao para makapamunga ang binhi. Hindi tayo katulad ng lupa na kailangan pa ang tulong ng iba. Dahil kahit tayo, kahit mga sarili natin, kaya nating magbago. Kaya nating tumubo. Kaya nating magpalago. At kaya nating mamunga. Dahil ganito ang isang tao, may kapasidad na maging matabang lupa. Sadyalang minsan napatigas ng panahon. Dahil sa away ng pamilya, naging matigas. Dahil na sobrang nasaktan, naging matigas. O kaya dahil sa dami ng pinagkakaabalahan, hindi nakakapakinig sa salita, kundi nagiging hadlang ang mga pinagkakaabalahan. Pero ang tao, likas na mataba, katulad ng isang matabang lupa, may kapasidad tayong tumanggap, may kapasidad tayong mamunga, dahil tayo ay mula sa Diyos. Wala makakapagsabi kung sino tayo sa apat, pero isa lang ang sigurado, kaya nating mamunga, kaya nating lumago, at kaya nating magbigay ng bunga. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang bayan ng Diyos, naway maging bukas sa salita ng Diyos, at may pahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga magsasaka at ang mga nagtatrabaho sa bukirin, naway basbasan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kapayapaan sa mga salita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Panginoong Diyos, magsalita kayo sa amin at gawin mo kaming makinig sa iyo. Magbunga nawa ito ng buhay Kristiyano sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sereno, Maria.
sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, alakatinapay sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisingawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Espiritu'y padaluin, sisigla na ang damdamin. Jesucristo, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan.
na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba.